Napakaganda, napakaamo ng kanyang mukha. Malamodelo at beauty queen ang kanyang ganda. Sino mag-aakala na isa siyang katutubo? Pero sa likod ng kanyang napakagandang mukha ay meron siyang isang problemang kinakaharap. Ano nga kaya iyon? Alamin po natin sa aming paglalakbay. Isang mahabang paglalakbay ang aming ginawa upang matunto namin ang ilan pang mga katutubong naninirahan sa Bulubunduke ng Pakibato District sa Davao City. Napakalalayo ng kanilang lugar. At dito nadaanan namin ang isang lugar ng Sitio Lubo ng Barangay Tapak. Sa aming paglalakbay, mababakas mo ang kanilang mga pamumuhay dito. Bagaman simentado na ang mga daan, pero may ilang portion pa rin na hindi pa. At dito naabutan namin ang isang dalagitang naglalakad papauwi sa kanilang tahanan galing sa eskwelahan. Inalok namin siya na sumakay na sa amin upang maihatid at madali siyang makauwi sa kanilang bahay. At dito napag-alaman namin ang isang malalim na kwento ng kanyang buhay. Nag-aaral siya sa isang national high school sa Sitio Lubo, Barangay Tapak, Pakibato District. Grade 7 na ang batang si Arceli. Isang batang may pangarap sa buhay. Subalit, nangangamba siya na mawawala ang kanyang pangarap. Ito ay dahil sa isang pagkakamali. At dito napag-alaman namin na sa kabila ng kanyang maamo at napakagandang mukha, may lihim pala siya itinatago na naibunyak niya sa amin. Ang batang si Araceli na 12 taong gulang pa lamang ay nag-asawa na. Paano nga kaya nangyari ang mga bagay na iyon? Tamin yun ako karon. Basig dili ko makamit akong pag-eskwila. Ako kay gusto na akong mahimong pulis. Makatabang ko sa akong mga ginikanan. Matupad pa nga kaya niya ang kanyang mga pangarap kayong may asawa na siya? Napakabata pa ni Araceli para maranasan ang ganong bagay. Pero mabuti na lamang at nag-aaral siya sa kabila ng kanyang maagang pagkaasawa. Pagkagaling sa eskwelahan, diretso na siya sa kanilang bahay. Ito ang kanyang ina na napakabata pa rin. Maaga rin daw itong nag-asawa. 16 anyos pa lamang. At dito napag-alaman namin na nag-iisang anak lamang pala nila, si Araceli.
Pero paano nga ba nangyari na maaga siyang nakapag-asawa na sa mura niyang edad? Pinayagan nga kaya siya ng kanya mga magulang? Narito po ang kwento ng buhay ni Araceli. So yun mga kabayan, ito po yung aming 30 watts na solar light, no? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Okay, yung maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya ay yung may on and off. Nababago po yung brightness at contrast. And then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede niyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at saka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabi? And kung paano po siya ikabi, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So, pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw, kapag siya po ay nag-charge, nagbi-blink po dito. And then, yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay. So, ganito po yan. Pag nakabit na natin yan, so, pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So, ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag pinuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So, yun, papakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag ka-gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. Meron din siyang ganyan, nagbi-blink-blink at meron siyang body. Okay. Ang presyo po natin nito ay for only 2,200 pesos. Free shipping na po siya nationwide. Natin. So, papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So, ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan. Ito po yung free na kasama. Ayan, kaliwanag din siya. May body pa siya. Body, ilaw, yan. Hapon po sa inyong mga kababayan. Kasama ko po ngayon si Araceli. So, siya po ay yung estudyante na aming nakita na naglalakad papasok at naglalakad pa uwi ng kanilang bahay galing sa eskwelahan. Araceli, kamusta ka? Okay ka lang? Okay. Ilang taon ka na? Pila may edad? 14. 14 ka na ngayon. Okay. So, napag-alaman kasi namin mga kababayan na ikaw pala ay may asawa na. Okay. Pila yung mong edad nagminyo ka? 12 years old. Okay. So, 12 years old ka palang nag-asawa. Bakit ganun kaaga ikaw nag-asawa? Nga nung sa'yo daw ka nagminyo? Kanang nadamay lang ko sa akong barkada ba? Kanang sa'yo ako nakaminyo. So, nadamay ka lang sa iyong barkada? Okay. Pwede mo bang i-explain sa amin kung paano, bakit nadamay ka sa iyong barkada? Pwede daw ni mo isulti kung anong nadamay o sa pagkadamay.
katong dito mas babaw dito. Misulod dito ko nagtulog sa ilang balas sa akong igagaw. Tapos nangatulog namin. Unya tapos na ay nagsulod duha ka lalaki tapos ingon sa mga kuan ingon sa mga silingan kay nagkuan daw nag pun bito unsa nang nagdulog. Parang sa may nangyari ganun. So dahil natulog ka lang doon sa pinsan mo kasama yung iyong mga barkada, nasabihan na kayo na possible na baka may nangyari. Okay, may nangyari ba nung natulog ka doon? Wala. Okay, kasi po, ang mga katutubo ay napaka-conservative. So, isa-isang bagay na halimbawa, magkahawak lang kayo ng kamay, nagka-kiss ng ganito. Pag kayo nakita na ganon, kayo ay pag-aasawahin na. Tama, no? So, ganun yung nangyari. Pinag-asawa na kayo. Mauto yung nahitabo. Hindi pa minyo din mo. Hindi pa malayan. So, nung pinamalayan ka, 12 years old ka, gusto mo na ba yun, na mag-asawa ka? Pero wala ka nang nagawa. Bakit wala ka nang nagawa? Anong wala na daw kayo na nabuhat? Wala na kayo nahimo? Dahil ba yun na yung gusto ng mga magulang mo? Siguro dahil ayaw nilang mapahiya, yung ganon? Parang dili gusto nga maulawan ang imuhang minikanan. Pero inyo 12 years old, halos naglalaro pa yun. Nagja-jackstone o ano. Ngayon ba naglalaro ka pa din? Naglalaro ka pa sa school. Okay, so naglalaro pa tong bata na to. Ngayon ay 14 years old na siya. May anak ka na? Wala pa. Buti wala ka pang anak. Hindi pa kayo nag-anak? Okay. Ilang taon na ang asawa mo? Pila edad ng imong bana? This is size to 16. So, bata pa rin. So, 12 years old yun. 14 years old siya nag-asawa. Ano lang ginagawa niyo noon? Kayo ba ay naging mag-boyfriend? 12 years old, nakipag-boyfriend ka na. Uyab na mo ato katong 12 years old ka. Dili ka nang magbarkada rami. Magbarkada lang. Dahil magbarkada sila, magkakaibigan, nagkakwentuhan, siyempre sa pagbarkada, di ba? Tayo, kapag may barkada, yung closeness sa isa't isa ay mabubuo yan. May nakatulog sila, may nakapagsabi, ayun. Kaya, pinagsama sila. Labag sa kalooban mo na mag-asawa ka. So, gusto mo pa na makapag-aral. So, kaya ngayon nag-aaral ka. Okay, anong trabaho ng asawa mo? Unsa day trabaho sa imong asawa? Kanang kuan magtabang sa iyang kuan sa iyang gini kanan magkuan ba kanang murag maglampas. Tatabas na. Nagtatabas. Okay. Tapos saan kayo nakatira dito mismo sa bahay ng magulang nyo? Okay, may nakita kami bahay diyan. Yun yung para sa inyo. Ito. Dito na kayo katabi niya. Okay, ngayong nag-aaral ka, anong grade mo na? Grade 7. Grade 7 na. So, ito yung grade 7, first year high school. Grade 7. Ano yung pangarap mo? Ano yung pangandoy mo? Kasi gusto na rin mo pag maman kag-eskwila. Kasi pangandoy ni mo. Gusto na kong mahimang kuan pulis. Gusto mong maging pulis? Bakit gusto mo yung pagiging pulis? Para makasuport ako sa akong mga ginikanan, sa akong ginikanan. Para makatulong ka sa iyong mga magulang. So ngayon ba, matutupad mo pa yung pangarap mo? Ay maaga ka nakapag-asawa. Matutupad mo pa ba? Na makapag-aaral ka pa ng college o hindi na? Hindi mo sure. Okay. Dahil maaga ka nga nakapag-asawa. Ngayon saan kayo natutulog dito ng asawa mo? Dito. Dito kayong dalawa. Okay, so ang mga magulang mo ay pinayagan ka na maaga ka pang nakapag-asawa, no? So yung pagkain nyo, saan kinukuha? Nakadepende pa rin sa mga magulang nyo? So umaasa ka pa rin sa mga magulang hanggang ngayon. Ilan kayong magkakapatid?
pila daw mo ka magsuon. May kapatid mo? Wala. Na ba daw kay mga isuon? Ikaw ra isa? Ako ra isa. Ah, ikaw lang isa? Okay. So, mag-isa lang pala ito. Okay. Pwede ba nating makausap yung nanay mo? Ate, pwede po nang maistorbo? Halika. Sige, upo ka dito. Ano pong pangalan mo? Michelle. Michelle, pila mong edad, ate? 29, sir. Ha? 29. 29 ka na? Bata pa. So, 16 ka nag-asawa. Kaya naging anak mo si Arceli. Magkamukha nga sila, no? Si Arceli parang may yung may ganda, magandang bata eh, parang iba yung Afrikan na Jamaica, hindi parang Mexican na ewan na Latina parang ganon. Ate, bakit maaga mong pinag-asawa si Arceli? Kuan man gud sir. Kami dito mi sa tabo kay trabaho lagi. Wala nya panginabuhian. Kining akong anak, diyan na akong gipapulis akong papa kay ipa-eskwela lagi sa apuan. Nya kay wala mi kay balos unsay ilang sabutan siyang bana nga mauna nag-uya man ang sila sir. Sila nga nagsabot ba. Wala mi kay balong unsa. Basta kay akong gi kuan nga ingon ko dai adto sa tabo pag eskwela pagkabuntag. Then ni uli siya gapon tus ako ingon siya nga ma mao ni akong nakuan nga nagsabot da sa ilang bana. Di akong giingnan nga, wala namin mahimu anak dahil kabasok. Basta kay kamog yung nagsabot anak, akong giingnan. Di, ingon ko nga, kaya ni mo pag kuan anak, ingon siya nga ambot lang ma, ingon siya. Ingon ko nga namang good nga, wala ang tapay klase dito, naguli ka tris amu ah. Nga kay, hilak naman siya maayo kay, akong kisaban. Ingon ko nga, kung wala kang tapay klase, mauli ka tabok, kaya dito naman sa tabok ang di, puyan. Wala manggud siya ni kuan ni ingon siya ma pasalo ang gud ko kay nakasala manggud ko ingon siya di ba ko mahimo sir kung ingnan siya nga ma pang minyo ka kung ingnan ano yon kumbaga iniwan daw tong anak niya sa papa niya dito sir kasi ito sila nasa kabilang barangay doon sa bundok bilang bundok sa Tabok eh, nagulat sila umuwi daw to si Arceli. Si Arceli na may kasunduan na pala sa lalaki dito na ipapa-asawa na po. Sino yung nagkasundo? Sino yung nagkasundo? Sila po, sir. Sila, hindi kinuha yung side nyo? Wala, gikuha ang inyo hanga side? Naka, ibalo mi sir. To, kanila yung barkada sir. Dito nila makuha ang kuan ba? Nga. Wala gini kay balo sir nga. Ingana na lang kasabutan sa yung bana. Ano yun? So nagkasundo sila. Oh, sir. Marag nagsabot na nagsabot na daw sir, nagka usap na po daw yung lalaki at saka ito. Sila lang nag-usap. Mm. So ibig sabihin, ginusto mo na rin na mag-asawa ka. Ha? So nagulat ka na yun, no? Hindi mo siya pinayagan na mag-asawa. Opo, sir. Ano yun? Wala ka nang nagawa? Wala na po. So, bilang ina, gaano po kasakit sa inyo na nakita niyo yung nag-iisang anak niyo na nag-asawa na nung napakabata? Sobra pong masakit, sir. Kasi siya lang po talaga ng aming anak, nag-isa. Wala nang iba. So, anong nagawa ko? Ta, akong kuwan siya nga, kung unsay mong kuwan dahi, mo uyon mis imong unsay mong desisyon akong giingnan siya basta kay kamo gyud nagsabot akong giingnan hindi niyo na siya binawis hindi na bakit naglaatag na ba ng kwan ng Dori parang ganon nagbayad na wala pa hanggang ngayon wala pang bayad wala pa. Oh pwede pa sana hindi niyo nagawa ng paraan na siya ay hindi na sana nakapag-asawa. Saan mo mangong mga tribo, sir, marang lahi? Okay. Ano yon? Sa kanilang tribo, parang din talagang iba daw sa kanilang tribo. Kumbaga, kung nangyari na yon, kailangan panindigan na. Opo. Hindi na siya pwedeng baliin. Okay. Opo. Kaya namin nasabi yun, ganito yun mga kabayan. Halimbawa, ako ay may gusto kay Arceli. Kahit hindi ko nakakausap ang magulang niya. Pag halimbawa, naglagay ako o nagtali ng kabayo o baboy sa kanilang bahay,
automatic na ba yun na hindi na kayo pwedeng humindi? Opo. Ganun po yun. At kapag hindi ka pumayag at naandun na yung kabayo o baboy, babayaran nila yun sa lalaki. Kayo ang magbabayad, yung babae. Ganun po yung kanilang kultura. Napakahirap intindihin para sa mga tulad natin. Pero hindi nila pwedeng baliin yun. Kaya dapat ang ginagawa ng mga kabataan katulad nila, maging maingat. Halimbawa, sila po ay napaka-conservative. Kami ni Arcelle, hindi kami pwedeng maghawak kamay. Dahil kapag nakita kami naghawak kamay, o nag-akbay, nag-kiss, automatic, pag-aasawahin ka. Tapos kung may asawa siya, sir, pwede ka masablog. At kung may asawa naman siya, hinawakan ko lang ang kamay niya at nakita ng ibang tao, maisumbong, pwede akong maisablog o maidemanda. Pwede ako yung sa magbabayad tribo. Sa tribo. Ganon kabigat. Pero yung sinasabi po natin ngayon mga kabayan, sa kultura ngayon na yung pagmiminuin, yung arranged marriage, bawal na yon. At yung mga dato dito and sa barangay na inform na sila na paunti-unti, naligable na sila sa ganong proseso. Pero yung ganong kaso mabigat sa kanila. Pero ngayon ay, na nasa sa inyo pa rin siya at nag-iisa nyo pala siyang anak, ano yung masasabi mo po sa kanya? Ako lang ihabi sa minyo na ka kung giinan siya. Padahan siya iswila kung giinan. Kay wala gilmilaan niya makuan ang kisera ng isa. Nga, akong gusto nga mag-graduate lina siya, sir. Kay nag-ingon siya sa ako nga, man, ako'y panganoy nga mag-pulis. Ingon ko nga, kung kanauntay mong panganoy, dahil wala ang taka nagsuludong ingani. Akong ingnan kay lisod, kay minyo ta. Kung giinan niya, labi na karon nga. Murag lisod yung panginabuhian kung giingnan. Nihilak siya kay murag na kuanan ba nga. Mauna akong gisulti siya ha. Ingat ko nga. Dahil wala ko'y mahimus imo ha kay imo ng kagustuhan kung giingnan. Okay. Ano sabi niya? Sinabihan daw niya yung anak niya na kung mag-aral ka, kung gusto mong mag-aral, mag-aral ka. Pero wala na kaming magagawa kung mag-aasawa ka kasi ginusto mo na yan. Okay. Pero kung mag-aral ka, mag-aral ka. Ngayon ba, Arcelle, nagsisi ka sa ginawa mo? May pagsisisi ka? Okay. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Mahay ko na yung story kay sa'yo ko na kamin niyo. Masasamay mo doon, ate? Masakit bilang ina na ang anak mo ay nakita mo at nag-iisa pa na nag-asawa ng maaga. Pinatawad mo na ba siya? Sir. Gaano mo kamahal si Arcelle? Sobra-sobra po, sir. Paano yung buhay niyo po dito? Paano niyo sila binubuhay? Mahirap kasi sir sa amin. Hanap buhay lang ang amin. Anong hanap buhay niyo po dito? Anong inyong kinabuhi dito? Asa yung kinabuhi? Usahay magmais ni dire sir. Kung pananting init, napiliro good among mais. Isod kay dress amo asir. So madalas wala rin kayong kinakain dito? Opo, sir. Ano yung usually na kinakain dito? Mga lagot mo, Karlan. Okay, so pangkaraniwan na yun sa mga katutupo. Kay Arcelle, ano masasabi mo doon? Mahal na mahal ka ng iyong mama. So gusto niya, makatapos ka ng makalampos ka sa iyong pag-aaral. Kahit na may asawa ka, pagpatuloy mo yung iyong pag-aaral, tama yung ginagawa mo. At hindi biro yung naging desisyon mo, ha? 12 years old ka, nag-asawa ka na. At bilang isang nanay, masakit talaga yung ginawa mo. At pinatawad ka na niya sa iyong mga ginawa. Ang kagustuhan lang niya ay mag-aral kang mabuti para matupad mo yung pagiging pulis. Hindi pa naman huli ang lahat.
Mahal mo ba yung asawa mo? Okay, importante nagmamahalan kayo at may ginagawa siyang paraan para mabuhay. Katulad ngayon, siyempre, tinay, hindi pa sila nag-anak. Hindi pa, sir. Ayaw niyo pa silang pagbigyan ng baby? O ayaw niyo pa magkaroon ng apo? Hindi pa, sir. So, paano niyo sila tinuturuan para hindi sila magkaroon agad ng anak? Masaya man kung masahirap na walang laki din ka dito mas uma. Dito ano magtulog-tulog siya yung papa. So, yung lalaki daw, sir, minsan lang daw po matutulog dito. Uh-uh. Kasi nandun daw sa sa papa. Uh-uh. Kasi tumutulong daw po sa sakahan. Ah, tumutulong sa sakahan. Itong tanong ko, hindi naman ito yung medyo nakaka-offend. Sa pagsasama nila, may nangyari na ba sa kanila? Matagal na po, sir. Mayroon na? Opo. Okay, so legal na talaga yun. Okay, at mabuti hindi sila nagkakaroon ng anak. Turuan mo sila na huwag munang mag-anak. Siguro pag nakagraduate na siya ng college, pwede na siguro. O depende sa kanila kung makakapagpatuloy siya ng pag-aaral. Pero nangangamba ka na hindi maipagpatuloy ang pag-aaral niya dahil wala kang isusuporta. Kung lagi na, sir, akong gaingnan na akong anak nga, tamad sa imong gusto, kung unsa imong gusto mag-graduate man, o unsa imong pangandos imong kinabuhi, tumana ang nas imong kaugalingon kung unsa imong pangarap akong gaingnan. Ingon siya nga, ma, magpadaan pag itong eskwela kay lisod ka itadire. Yun ko. Sige, dahil unsa imong desisyon, akong giingnan siya, naamis imong likod, akong giingnan siya nga, suportahan na mo siya, bisag unsa pag yun ang kwan, sir. Ako ginus pala yun sa eskwela, bisag makinaunsa yun, sir. Kahit ano daw mangyari, sir, andyan lang daw po sila. Kahit anong mangyari, nandyan ang magulang mo para sa'yo. Napakagandang bata. Pero hindi na nila nagawang bawiin si Arceli para hindi na tuloy ang pag-asawa. Okay, sana maging aral ito sa mga batang katulad nila, lalo-lalo na sa mga katutubo na nanonood ngayon. Dito parang pagpapahiya sa kanila. Maging aral sa inyo na napaka-importante talaga ng edukasyon. At dahil may kultura kayo na napaka-conservative, iwasan ninyo, pigilan. Huwag masyadong mabarkada, magbarkada man, huwag masyadong maging close. At baka mauwi kayo sa kamaagang katulad niya na nag-asawa. Unahin ang edukasyon. Napakahalaga. Okay, ito may bibigay lang akong tulong para sa iyo. Sana ay makatulong sa kahit paano sa iyong pag-aaral. Ito. Ito'y 3,000 pesos. Yung eskwela na siya may baon. Ah, okay, sige. Baon ra. So, minsan wala siyang baon? Opo. Ano lang pinapabaon mo sa kanya? Kunti lang po yung kanin ipadala ko sa kanya. Kanin lang, pero wala na. Walang ulam. Walang ulam. So, bahaw, kanin na walang ulam. Opo. Anong ginagawa mo pag walang baon yung ulam sa school? Walang sudaan. Kainin mo na lang din? Okay, ito. Sana makatulong. Itong 3,000 pesos, hawak po na yun. Ayan. 1, 2, 3,000 pesos. Galing po ito kay Ann Batawa, nagbigay ng 1,000 pesos. Kay Ate Lien Thatcher, 1,500. So, ginawa ko ng 3,000. At meron lang kang bibigay sa inyo na bigas para po sa inyo. Sana makatulong para sa pangkonsumo nyo sa pagkain. Tay. Ano pong pangalan nyo po, Tay? Rode Lipadas. Rodi, Tatay Rodi Lipadas. Okay. Lipadas. Lipadas. Okay. Paano nyo po tinanggap, dahil kayong padre di pamilya, paano nyo tinanggap na si Araceli ay maagang lang asawa? Ang ako alang ni sir, ang gusto gid na mo nga isip nga pamilya, nga Araceli, padayong gid na mo, iskwila. Ang saan gid na mo, sir, nga ilaman kabubuton. Mag-asawa. Ang akong kwan, sir. Usara akong bata. Gusto gid na ko balamposo na kayong iskwila. Ako, sir, makailakid ko sa akong among kahimtang, sir. Tungo sa akong bata. Na kwan lang ko, sir, kanilagi mga bata nga hilig barkada.
Ako ah, mauyon rapod ko sila ha. Kinsay mga desisyon. Basta lang ako ah, sir. Nga, ipadayong gid na ko pa iskayo akong bata. Okay, unsaw niyang pangandoy pag-eskwela nga diaraman nag-agi sa yang nga barkada, ang minyo. Ako ah, sir. Agwan taong gid na ko. Ang kapait na mo sa among pamilya. Maglisod-lisod gid mi ani. Muna-muna lang gid kita gid big pagkaon. Makakaon gid mi sir. Na molik gid mi nadlaw. Saira. Okay. Na kamuti amo konsumo asahay o langhoy. Pait gid mi. Salamat kayo nga. Daghan gid nga salamat sir. Naabot ra gid mo dre. Yung bigas para po sa inyo. Pasensya na tayo ha. Sa among nakayanang bigas ha. Para kahit paano makatulong po sa inyo. At again mga kababayan, sana'y maging aral sa mga katulad po nila. Wag mag-aasawa agad ha. Para hindi tayo makatulad sa mga katulad nila. Pero ang maganda kay Arceli, nag-aaral pa rin po siya. Okay, marami pong salamat sa inyong lahat mga kababayan. At sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like and share ng video ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Marami pong salamat. Thank you po sa ating sponsor and God bless po sa inyong lahat.